Balot sa Naku, naku, naku. Sana mahuli na, mahuli na sana. Mm-hmm. Okay, nasa likod ko yung topic. Sindikato sa BIR region. Mga punyeta kayo. Hindi na kayo maawa sa taong bayan. Sinabi na nga ni Duterte na galit na siya sa mga korap eh. Kayo namang mga taxpayer na binibiktima nitong mga korap BIR officials dyan sa mga region. Isumbong nyo na kay Duterte. Huwag nyo nang paratingin sa akin. Kasi unang-una, hindi naman ako si Duterte. At alam mo naman, malaking sindikato yan. Mga korap, mga punyetang BIR official yan, ha? San merong sindikato sa BIR region? Saan, sir? Saan? Ang sindikatong kumikilos ngayon sa BIR region, yung tax clearance for bidding. Ha? Tax clearance for bidding. Sir, ano ibig sabihin nun? Kasi pag ikaw ay isang supplier o contractor, halimbawa, ikaw yung tagagawa ng daan sa DPWH. Eh, ano ba yung DPWH? Yun yung Department of Public Works and Highway. O kaya nagsisupply ka ng libro sa Department of Education o nagsusupply ka ng dengbaksya na nakakamatay. Hindi. Ng gamot sa Department of Health. Kailangan mo bilang supplier ng anumang government agency simula sa barangay hanggang sa office ni presidente ng tax clearance for bidding. Ang suggestion ko sa mahal na presidente, eh, since nagagamit yan sa graft and corruption, tanggalin nyo na yung requirement na tax clearance for bidding kasi hindi naman yan nakaka-apekto dun sa bidding. Okay? Hindi naman nakaka-apekto yan sa gagawang karsada. Ang importante, may pera yung tao pang gawahan ng karsada. E di pag may pera na at may receivable na siya doon sa government agency na yun, tsaka nyo kunin yung tax. Ina-allow na yan sa under sa train law eh. Ano ba naman? BIR talaga oh. Allow na sa train law na kunin nyo yung pera ng mga taong ha, sa train law number 1. Allow na. So dapat ito tinatanggal na. Tanggalin na natin, Mr. President. Kasi ito ay nagmula sa executive order ng former President Gloria Macapagal Arroyo. Eh. So matatanggal lang to, Mr. President, through executive order din na pirmado ni Mr. President Duterte ngayon. Okay? So, para ho dun sa mga walang boses, sinasabi ko, Mr. President, tanggalin nyo na. Kasi alam nyo ba, Mr. President, ang hinihinging lagay, ah, kada isang tax clearance. Kwentahin nyo na lang, Mr. President, kung ilan ho yung suppliers ng buong government natin mula sa barangay hanggang sa opisina po ninyo. Kwentahin nyo kung gaano kadami. Ang hinihinging lagay ho para ho magkaroon ng tax clearance is 150,000 minimum hanggang 1.5 million. Eh, every year ho yan, yearly ho yan, Mr. President. Imagine niyo, Mr. President, kung gaano kadami ho yung graft and corruption dyan. Ngayon, paano nila ginagawa to, Mr. President? Eh, kukwento ho ko sa inyo, Mr. President. Buburahin ko lang ho ito, Mr. President. Ayan. Ganito po ang ginagawa niyan, Mr. President. Okay, halimbawa ho, Mr. President, ito po yung timeline, Mr. President. Ha? Ito po yung 2017, Mr. President. Nakakuha ho na ho ng tax clearance dito. Nakapaglagay na ng 150,000 or 1.5 million pesos, Mr. President. Ano po? Nakalagay na sa mga BIR region po yan. Sa region ho kasi nangyayari yan, Mr. President. Eh. Hindi naman lahat ng tao nasa region ay mangloloko. Yun lang ho yung mga involved sa tax compliance. Tax clearance pa na. So ngayon, nakapaglagay na rito. Ang gagawin ngayon, Mr. President, eh kung magre-renew siya rito, dito ang renewal, ito 2017, di ba? Umpisa, ito 2000, end ng 2018. Magre-renew dito, Mr. President, sabihin natin, June. Magre-renew. Layo naman ng June ko. Dito yung June. Ayan, Mr. President. June 2018. Okay? Ito January 2018, doon nakakalito eh. Ito December. Ayan. So,
Ang gagawin ho, Mr. President, ito ho yung tatlong ginagawa nila. Mag-i-issue rito ng LN, mag-i-issue rito ng benchmarking notice, mag-i-issue rito, Mr. President, ng LOA. Ganyan ho ang ginagawa, Mr. President. So, pag nag-issue ng LN, BN, at saka LOA, kahit hindi pa ho tapos yung kaso, pinipilit ho nitong mga revenue officer dyan sa region, mga, na, Mr. President, revenue officer dyan sa mga region, Mr. President, na isettle na ito through corruption. Magsesettle sila through graft and corruption. Na ang lagayan naman dito, Mr. President, is 250,000 to 300 million, Mr. President. Depende ho sa laki ng company. Ano ho? Yan ho. Bukod ho yan sa lagayan dito. Imaginin ho nyo, Mr. President, meron hong open LN, hindi pa ho receivable ho ito eh. Kasi this is an investigation procedure lang po eh, Mr. President eh. Investigation pa ho yan. Wala pa ho yung assessment, investigation procedure o investigation period. Eh, humihingi na ho ng 300 to 300 million na lagay. At bukod dyan, pag na-overcome na yan, kailangan sa June kasi nandito yung bidding day eh. Diba? Nasa June, halimbawa, yung bidding day. Okay. Ang mangyayari ho dyan, Mr. President, iipitin. I-delay. Yan ho ang tactic, Mr. President. I-delay ho yung release ng TCC for bidding. Pipilitin ho yun. Uulitin ko, pinipilit ho yung mga suppliers ng government na isettle ho ito. Illegally, ha? Illegally. Ito hong letter notice, benchmarking notice, at saka itong LOA. Minsan, may narinig pa ako, Mr. President, yung Oplan Kandado, ginagamit din ho para pang, para ho pang, para pang push doon sa BIR. And then, 100, ang lagayan ho is 150,000 to 1.5 million ho para ho sa isa na TCC. Eh, alam nyo naman, Mr. President, yearly ho ang pagkuha ng TCC. Kaya dapat to, Mr. President, i-repeal na ho natin yung requirement ng TCC sa bidding para mabawasan ho yung graft and corruption. Ngayon, kayong mga suppliers, okay? Willing kayong turungan ng grupo namin para ho i-pinpoint natin yung mga corrupt na BIR official na yan at matanggal na ho yan sa posisyon. Okay? Tawagan nyo lang ho opisina ko, mag-usap tayo, at huwag nyo kalimutan yung susunod kong video, ayan, nagagawin. And then, meron ho akong seminar tungkol ho sa estate tax and inheritance problems. Yan din ho ay ayon sa train 1. Okay, sa train law. So, para hindi ho kayong mabiktima ng mga corrupt BIR officials, umatin na ho kayo. Makikita ho nyo sa aking website kung anong day at saan ho gaganapin. Huwag nyo kalimutan, estate tax and inheritance problems. Pwede ho ninyo itong pagkapirahan, pwede ho nyo maging hanap buhay, kasi po marami ho taong hanggang ngayon yung estate tax hindi pa nababayaran at hindi pa nalilipat yung mga lupa na minana nila sa kanilang ancestors sa mga nabubuhay na beneficiaries. So hanggang sa muli, huwag niyong kakalimutan ho yung nakakabit na dalawang video rito. Yung unang video para ho sa mga accountants, bookkeepers, consultant at other persons of OFW ka man o hindi na gustong magnegosyo bilang tax espesyalista. At para naman doon dun sa pangatlong kong video na nakakabit din dito, yun po yung tungkol sa paano ho ako magkakaroon ng hanap buhay using my cellphone. Ha? Using tax mapping app. Ayun po, tax mapping. Para ho sa mga accountants, bookkeepers, consultants, lawyers, ito po. Wala hong batas. Oh, kasi ang default ng batas, pag hindi pinagbabawalan, pwede. Okay. Ang tax specialista, brand name ho yan, akin. I own Tax Specialista brand name under
the general brand name of Emelino T. Maestro. Okay. Ano, sir, ang opportunity, ha? Opportunities para maging tax specialista. Gaano kalaki ang income ko pag ako'y naging tax specialista? Yayaman ba ako pag ako ay naging tax specialista? Sagutin ko yung mga tanong nyo. Una, qualified ka ba na maging tax specialista? Sagot, yes. Eh sir, hindi naman ako CPA o Certified Public Accountant. Hindi rin ako lawyer. Wala akong problema doon. Hindi ho pinagbabawalan ng batas na kahit ang inyong profession ay hindi accounting o hindi sa lawyer. Okay? Ibig sabihin, kung ang profession nyo ay engineer, architect, nurse, doktor, at gusto nyong maging tax specialista, kasi ito dahilan nyo eh. Walang tax specialista na doktor. Walang tax specialista na arkitekto. Walang tax specialista sa isa mga engineers. So kung ikaw, o nurse, walang tax specialista sa mga nurses. So kung ikaw gusto mong maging tax specialista, pwede. Imaginin mo isa kang engineer at isa kang specialista sa taxes o tax specialista. Ang laki ng market mo dahil wala kang kompetisyon. Imaginin mo, doktor ka at ikaw ay nag-iisang tax specialistang doktor. Imaginin mo yung laki ng market mo. Yon. Yun ang laki ng opportunity mo. Kaya tutulungan kita, lalong-lalo na kayo na walang alam sa tax, ano? Ignorance. Okay. So qualify lahat, ha? Woo! Qualify kayong lahat, sir, bossing, sayang. So ako po yung magiging stepping stone nyo. Aapakan nyo po ako, stepping stone nga eh. Oh, para ho marating nyo yung pagiging tax specialista. May income ba? Of course, sinabi ko na sa inyo. Kung walang nag-o-offer ng ganong services, aba may market kayo. Ah, meron kayong pwedeng bentahan kasi maraming naghahanap. Tingnan nyo na lang ang mga BIR officials. Bakit ang yayaman nila kahit mga 21 years old pa lang sila? Ha? 21 year old, 22 year old. Why? Because tingin ng mga tao sa kanila, kahit sila yung mga bata, mga tax specialista. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Ididiscuss ko mamaya bakit hindi tax specialista ang mga BIR officials. So, how, paano ako magiging tax specialista, Mr. Maestro? Okay. Ang requirements ko para mapasama kayo sa team ko, ha? Ganito kasi, imamarket kita. Mag-install nga kayo sa inyong Android. Later on, magkakaroon na ho ako sa iOS nito, sa Apple. Tax mapping. Yung kulay dilaw ho, yung logo at may mukha ko. At kung magre-register ho kayo as tax specialista, kayo ho yung ibebenta ko. Ang kailangan yung download, tax mapping din, kulay pula ang nakasulat, TS. Makikita nyo naman, ha, pinaplas dyan sa ilalim eh. So pag-usapan natin, tax specialista, sir, sali ko sa grupo mo, sali ko. Ang daming ganun eh, daan-daan na sila ngayon. So kung CPA ka, Certified Public Accountant, ang requirement ko sa'yo, PTR, ito yung ini-issue ng LGU. Okay? Professional Tax Receipt. Yung current, 2018. Next, Certificate Authorizing Registration. Ito po yung ini-issue sa inyo ng BIR. Ibig sabihin lang yan, register kayo sa BIR. Next, ATP. BIR din yan. Ito ang proof na meron kayong authority. Authority to print yan eh. May authority kayo na magpaprint ng official receipt. BIR din yan. So yan ho yung initial kong requirements. Yan po ay i-scan ninyo at i-email nyo sa akin. Tax mapping. Yan, dito nyo po i-email. Taxmapping.com
gmail.com. Diyan nyo i-email sa akin. Okay? Pagkatapos po ninyo, sa mga non-CPA, ayan, katulad ng engineers, architects, doktor, ang laki ng market nyo, sumama kayo sa akin. DTI, yung business name po ninyo na makukuha sa DTI. At non-CPA kayo, o kaya non-professional kayo, katulad ng bookkeeper na hindi pumasa sa CPA board exam, o yung mga tao na college graduate, okay, industrial engineer na wala namang board, okay, pwede ho kayong mag-apply ng barangay micro business enterprise para exempted ho kayo sa income tax, hindi ho kayo magbabayad ng income tax. Okay? Ano na lang babayaran ko, Mr. Maestro? Tsaka ko yan ituturo sa inyo. Okay? Kailangan nyo rin ng COR, pang BIR. Katunayan, na registered kayo sa BIR. ATP, authority to print receipt. Ayan. Katunayan na pinayagan kayong mag-print ng receipt at official receipt din. Pag meron kayo niyan, ma-approve ko ho kayo at ma-activate ko yung account nyo sa tax mapping apps. Yan. Sir, bakit kailangan kong mapunta sa tax mapping apps? Kasi yan po yung platform para nasa radar kayo ng mga taxpayer. Kasi maraming taxpayer naghahanap ng tax specialista. Sawan-sawa na sila sa paglalagay dun sa mga corrupt BIR officials, sa mga incompetent CPA, sa mga irrelevant bookkeeper, at sa mga corrupt na lawyer din. So, ang grupo natin may integridad, may care, at saka mayroong competence pagdating sa tax. Okay? Kaya ang tawag sa atin ay tax specialista. Mr. Maestro, Mr. Maestro, paano naman yung mga benefits? Ah, ito, benefits. Pag ang pangalan mo ay nasa tax mapping, okay, malolocate ka ngayon ng mga tao na mayroong problema sa tax o nangangailangan ng tulong mula sa isang tax specialista. So, hindi mo kailangan makipagkita dun sa tao kasi tawagan lang sa telepono, kikita ka na ng 1,120. Whether registered ka sa BAT, as BAT taxpayer ka, or non-BAT taxpayer ka, ang ibabayad sa'yo, 1,120. Wala ho akong professional fee dyan. Ngayon, inyo lahat yan. Of course, makakaroon ako ng expenses. So, idididak ko lang dyan yung expenses na mai-incur ko sa pagmamarket ko sa inyo using tax mapping app. So, matatanggap nyo net. Of course, ang mangyayari dyan, i-issuehan nyo ako ng collection receipt at yung kliyente ko, i-issuehan nyo ng official receipt. Yun po yung mangyayari. So, ano sir, saan ako may bebenta? Oo, meron tayong limang market segment. Pwede kang sa city lang kasi gusto mo yung city lang kung saan ka nakatira. For example, nasa Pagadian City ka o kaya nandoon ka sa ano bang city ng iba? Nandoon ka sa basta yung city sa probinsya. City sa probinsya except Metro Manila, Metro Davao at Metro Cebu. Ayan ha, puro metro 'yan. So yung mga city na under ng Metro Davao, Metro Cebu at Metro Manila, hindi ho kasama dyan. At kasi, mura lang ho yung share ninyo sa gastos dito on a monthly basis. Next, gusto mo sa buong province ng Tugigaraw o ng Isabela o ng Cagayan, gusto mo makopo yung buong market na yon, pwede ho. Mag-apply ka para sa provincial market. Okay? Ang susunod, yung pangatlo, gusto mo naman sa Metro Manila, Metro Davao, at Metro Cebu. Ayan, pag pinili mo yung Metro Manila, Metro Davao, Metro Cebu, ayan, ito po yung market ninyo. Okay? Now, siyempre, exclusive kayo sa mga market na yan. So, yung tao na naghahanap, halimbawa, sa province ng Quezon Province, sabi natin Quezon Province, ha? Sa Quezon Province, may naghanap. Nasa Cebu kayo.
naghahanap sa nasa Quezon, tutunog yung cellphone nyo, tatawagan kayo. Oh, ano ba problema mo? Yun, taga Quezon yung naghahanap. Of course, pag ang naghahanap ay nasa Metro Manila, hindi ho tutunog yung cellphone nyo. Ayan. Para ho tayong Grab, ganun lang. Ang problema sa Grab, nagpupunta pa sila dun sa kliyente, kayo lang ho tawag. So, pag tumawag ho sa inyo at natapos kayo, yung kliyente ho ay nagbigay ng review sa inyo, aba, makukuha ho nyo sa akin ito. Kaya lang ho, meron hong cut-off tayo kung kailang kinukuha. Then, meron tayong island. Ah, Luzon, kung gusto mo, buong Luzon ka. Basta pag may tumawag sa buong Luzon, magri-ring yung telepono mo. Or, Visayas, may tumawag sa Visayas, ring yung telepono mo. Kahit na nasa Luzon ka, magri-ring pa rin kasi nasa Visayas yung tumatawag eh. At Mindanao, oh, nag-ring yung telepono mo. Nandoon ka sa Visayas pero ang tumatawag nasa Mindanao. So, ang laki ng opportunity. Imaginin mo, 10 lang yung tumawag sa iyo sa loob ng isang araw. Aba, 1,120 times 10 is kita ka ng 11,200. Ay, imaginin mo ha, 1,100 na per call. Oh, sabihin natin eh, meron kang 10 calls. Oh, edi meron kang 11,200. Of course, less expenses. Sa loob ng isang araw, kung masipag ka at laging bukas ang cellphone mo. Okay? Yun ho yung oportunidad na sinasabi ng batas eh. Ako ho yung gumawa para sa mga accountants, bookkeeper, consultants at mga non-CPA, OFW na gustong maghanap buhay bilang mga tax specialista. Ayan. Oh, at yung panglima na baka makalimutan ko, Philippines. So kahit nasaan ka sa Pilipinas, basta may tumawag na sa Pilipinas, yung cellphone mo magri-ring din. Ang ibig ko sabihin, kung lahat tayo ay mayroong Philippines ang pinili, sabihin natin, 100 tayo na ang pinili natin, puro Philippines. So, yung mga cellphone natin, magri-ring sabay-sabay, mag-alarm. So, unahan tayo kung sino yung unang makakakuha ng call, eh sa kanya papasok yung kliyente. Siya yung kukuha ng 1,120. Of course, may review yan. Pag mababa review mo, tatanggalin kita. So, ito po yung tax specialista opportunity para ho sa lahat. Huwag ho kayong mag-alala. Ako ho yung tutulong sa inyo. Ako yung magiging gabay ninyo bago ho kayo magkaroon ho ng opportunity. Ako ho, pauutangin ko kayo nito. At gagabayan ko kayo. Lahat ng manuals na kailangan ninyo, gagawin ko para ho meron kayong tools sa inyong pagiging tax specialista. Oh, magparehistro ka na. Okay? I-download mo yung dalawang apps. Pinakikita naman dyan, di ba? Yung tax specialista para ho sa tax specialista. Yun yung TS. Yun yung makikita nyo yung icon niya pula na may TS sa gitna. At yung naghahanap ng consultant, yung mga kliyente, o kayo mga kliyente, huwag na kayong maglagay. Masama sa ano yan eh, relihiyon, di ba? Ang paglalagay. So, ang magangyayari ho, ay download ho nyo yung tax mapping na kulay yellow. Tapos yung gitna ho, may mukha ko at may nakasulat na ATM. Okay? Mura na ho ang consultation ngayon. Bago ho inyo kayo pumunta sa graft and corruption, kumonsulta muna ho kayo. 1,120 lang. Okay? Register na. Ngayon na. Okay? May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB,
benchmarking, tax mapping, Oplan, Kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, Oplan Kandado. Tuturuan ko kayo ng Oplan Kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa Oplan Kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Ah, bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak, maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.